Samantala, sa araw na ito po ay tatlong taon nang nakakaraan, nag-iwan ng matinding pinsala dito sa Metro Manila ang Bagyong Undoy. Pero kakaibat ng trahedya, marami pong aral ang napulot nating mga Pilipino. Narito po report ni Ian Cruz. Tatlong taon na ang lumipas pero marahil nga ay nakatatak pa rin sa isipan ng marami ang mga eksena noong September 26, 2009. Mga kalsadang nagmisulang dagat sa lagpasaong baha at mga residenteng humihingi ng saklolo wala sa bubong ng kanilang mga bahay. Hindi na nga yata mabubura ang bangungot ng Bagyong Undoy. Kung tutuusin, hindi gaano malakas ang dalang hangin ng Tropical Storm Undoy pero ang nagpatindi sa epekto ng bagyo ang sobrang dami ng ulan. Noong September 26, 2009, umabot sa 455 millimeters ang naitalang rainfall sa loob ng 24 oras. Isinailalim sa state of calamity ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang NCR. Kahit ilang sikat na personalidad, hindi nakaligtas sa hagupit ni Undoy. Umabot sa 464 ang naitalang patay, ang ika-6 na pinakamataas na death toll ng bagyo sa nakaraang 12 taon. Mahigit 60% ng mga namatay na itala sa Quezon City, Marikina at Rizal. Maraming residente sa mga lugar na ito naging mas mapagmatsyag tuwing masama ang panahon. Sa barangay pinagbuhatan sa Pasig na mahigit 10 binahan noon dahil sa baradong daloy ng tubig, nagtulong-tulong sa paglilinis ang mga residente kasama ang mga tauhan ng MMDA at Australian Embassy. Pinulot ang mga basura at tinanggalan ng burak ang mga drainage. May mga proyekto rin ang gobyerno upang matiyak na hindi mauulit ang trahedya. Kabilang dyan ang Project NOAA o Nationwide Assessment of Hazards na naglalayong magbigay ng mas epektibong warning system upang alertuhin ang publiko sa pag-ulan at pagbaha sa kanilang lugar. Ian Cruz, GMA News!